level 1. Okay, ano pa ang mga tinuturo nating passing? Yun lang naman yung 3 basic, di ba? Overhead, chest, bounce pass, or nag-push pass na ba kayo? Nagtuturo na ba kayo ng push pass or curl? Mamaya, pag-aaral natin yan. Okay, pero sino dito ang nagtuturo sa players paano sumalo? Or puro passing lang? Puro passing lang? We teach our players to pass, but at the same time, we teach them how to catch. Eh, paano sila sasalo? Di ba? Hindi naman pwede puro pasa. Okay. Now, ito yung gagawin natin. We will learn how to catch. Okay. There are two things. The shooter's catch and the post catch. Okay? So we go the perimeter, we go inside. Right? So sa shooter's catch, two things. These are the things that you have to remember. Okay. You catch the ball to shoot. You don't catch the ball to pass. Okay? Wala tayo. Coach Ricky, may wala tayo. Okay. Pero bola. Okay. Di ba? Kasi ito yan. Coaches, ano tinuturo nyo sa players nyo? Once nakuha yung bola, ano tinuturo nyo? Look for the open man, what else? Ano ang principle ng basketball nung inimbento ni Dr. Naismith? Ano ang principle ng basketball? You shoot! Yes, I believe defense wins championship. Pero at the end of the day, ano? At the end of the game, sino panalo? Maraming blocks o maraming shoot? Kung sino yung maraming points na score, yun ang panalo. Tama ba? Okay. So, pag pinasa ko sa akin, shooter's catch. Boom. I'm ready to shoot. Tama? Ngayon, pinasa ko sa akin. Nakita ko, na-identify ko may open guy ka agad. Hindi ako shoot. Boom. Okay. You got it.
Check, 1, 2. Okay. Nasaan ako kanina? Sa poste. Diba? You know why? Bakit kailangan matutunan nila to? Diba? Ang mga bata gusto lang, ano? Score. Makuha yung bola. Tama ba? Coaches! Diba nakita na pa yung player na ganito? Marami to, mga bata. Good. Post catch. Good.
All right.
full screen game. Okay. So, papadrill lang ako ng ganito. Drill. Okay. Full screen. Okay. Full screen. Roll. Okay. Diretso lang. Okay. Diretso. Nakatak middle. Okay. Nakatak middle. No. Same. Coaches, come on, let's go.
passes ahead or so two passes away. Okay, thank you, coach. Okay, this is the one pass away. Okay, papademo
ba tayo ng coaches ko? Pwede? Pwede? O sige. I need... Ha? Okay, sige. Coaches, para lang. Okay, ito lang namin sinasabi ng coach John C. 7-1 na coach ka. As coaches, okay, as coaches, lalo na yung mga nagpapatakbo ng bangka, nagtuturo ng elementary, nagtuturo ng high school, at least kahit papano, you have to show your players that you can still win. Hindi naman kailangan 100%. May edad na po tayo, ako 47 na. Di ba? Kaya nga po, sumubok ako ng strength conditioning natin last, ano, mga siguro isang linggo po ako nakaplanas. Pero nag-gauge ko yung sarili ko, sabi ko, pwede ba? So pag nag-demo ko sa player mo, syempre yung player mo, kaya mo ni coach siya. Konti. Hindi naman kailangan 100%. So, I need mga 12 players. Come on. I need 12 coaches. Subukan lang natin si shooter's catch and post catch. Come on, let's go. Come on. Kita rin ako, coach. Okay tayo? Alright, sige.
Thank you. Thank you po. Ngayon, sino dito ulit yung mga nag-level 1? Yan, level 1. Pag nilitin nga ni Coach Mark kanina, ang assumption natin sa level 2, yung mga nasa level 1 na parts ay naituro na natin sa mga bata. Siyempre, we build up kasi, di ba? Paano ngayon yung konsepto natin when it comes sa FIBA manual, kasi kung sunod din ang SBT, meron tayong loading at saka de-loading. Ibig sabihin, nasa sa ating coaches yun kung paano natin i-acquire yung skill or babawasan. Depende sa assessment natin. In general, nakabase ang manual ng SBT sa edad. So, ibig sabihin, kapag ine-expect na kapag 14 and below, ito na yung mga alam mo, yun yung i-apply sa'yo. Regardless kung bago ka pa lang sa basketball o hindi. Bakit naka-age-based? Kasi ang mga competitions at ang mga development physical ng bata ay nakabase sa kanyang puberty, nakabase sa kanyang edad. Pero, maraming times sa atin, especially sa Pilipinas, kung saan basketball ang number one sport, na ina-advance natin agad yung bata. Kasi skilled siya para sa edad niya. Sino dito yung nakaka-experience ng gano'n? Yung meron kayong bata, sabihin natin na 12 years old, pero isinasabay na ninyo sa mga 15 under. May mga gano'n? Ayan. So, dalawang school of thought yan. Pwede siyang makasabay, pero ang question, anong drills at anong klase ng offense ang ipapagawa mo sa kanya? Importante ito bago ako magsimula, kasi iba ang pagtuturo ng basketball, iba ang pagtuturo sa team. Ayan na, lilinawin natin yan ha. If you are teaching basketball as a sport, yun ang ginagawa ng FIBA at ng SBT. Ine-equip ang mga coaches ng knowledge para magturo ng basketball in general. Pag ngayon ito ay ginagsak nyo na sa sarili yung basketball team, most likely may mga coaches dito ang sasabihin, hindi ko yan gagamitin kasi meron na akong player na pang perimeter, meron na akong player na pang poste. Tama? Pinag-uusapan natin kanina, for example, ni Coach Diok habang ginagawa ni Coach Martin Green. Example, meron tayong perimeter passing kanina, tama? Meron din tayong post-taking kanina. Nag-uusap kami ni Coach Diok, sabi ko, sa tingin niyo, Coach, yung mga coaches sa Pilipinas, ituturo ba nila lahat yun sa bata? O kapag meron na silang basketball team na hawak, gagawin nila, yung malalaki nila, sila dun sa poste, yung maliliit at buwagga dito sa taas. O yun yung pinag-uusapan natin na we need to understand na itong accreditation at yung tinuturo ng FIBA manual at ng SBT manual ay global strategy in teaching basketball. Ibig sabihin, kapag sinunod nyo ito, kahit saan kayo magpuntang ibang bansa, ganun din ituturo ito. So hindi, para lang mag-iwalay natin yung ito yung para sa individual ng team at ito yung pagiging basketball coach. So ang topic natin for level 2 ay yung pagiging basketball coach. Pwede yung sabihin nila yung ituturo dito, coach, hindi applicable sa amin. Wala kaming poste. We run motion na 5 out. Hindi kami nagpapa-4 out 1 in. Wala kami 3 out 2 in. Ibig bang sabihin nyo, hindi na natin dapat alam yung post-entry. Dapat tatlo na tayo ang aral ng tinuturo pa rin na ni Coach Mark kasi puro na mag-wonder yung player mo. Hindi. Kaya i-separate natin yan. So ngayon, we are learning as basketball coaches na ito yung age-appropriate training base sa FIBA manual at base sa long-term athlete development. So, itong ituturo for level 2 ay marami dito pang 15 and below. Sasabihin natin kapag ito ay applicable na rin sa 15 and above. Para malinaw lang. So, mag-start tayo sa 15 and below. So, dun sa mga nagtuturo dito ng high school,
pataas, i-extrapolate yung mind siya. Ibig sabihin, ituturo yung foundation ngayon, tapos kayo na bahalang magdagdag sa sariling pag-aaral dun sa manual. Ang FIBA manual level 2 po ay 368 pages. Hindi na nakakayanan aralin nyo ng isang araw o dalawang araw. Wala pa kayong basic na, wala pa kayong actual basic, reading pa lang yun. So ibig sabihin, kailangan mag-set natin yung expectation natin for these 2 days. Yan, parang okay. So since nagawa ko natin yung groundwork, mag-start kayo para sa individual. Opo, so hindi na ako ng players. Tara, okay. Yung step na siya, hindi mo kailangan gawin dito, tapos dito
natapos? Saan ako nag-end up? Saan ako natapos? Pag gano'n yung ginawa ko, lumabas ako sa frame niya. Bumalik ako sa frame niya, nasa ako? Nasa harap na ulit. So, yung humus tech in principle, madali siyang tingnan, pero mahirap ang gawin sa footwork. So, kung gusto mo ako magamit ang humus tech, kailangan mong gumamit ng short, jaba, tapos cross papunta sa kabila. Hindi pala cross side sa kabila. So, bahala ka. Gusto mong dito magunta dito, o gusto mong dito magunta sa kabila. Ito pa bahala ka. Kayo lang ako dito. Go, go! Yan, ha? Okay. I-obus mo lang yung short na jaba. Wala mo nang ilig wala. Okay, go. Yan, ha? Yan. Okay, ngayon, dadagdagan na yung kita ng space. Paano yun? Ang inyan na maging saling, tama? Kaya maliit lang yung space na pinuhuan niya. So, i-modify natin ito pag mas advanced na yung mga bata. Pag mas malakas na yung kamay nila, pwede mo nang sabihin sa kanila na go for wide kaysa lengthwise. Ano yung sabihin nun? Pag maging step ka, hindi mo kailangan ka forward. Ang kailangan ng aside para matutuan kita ng ibang klase ng finish. Kasi lahat ng finish natin, gusto natin ganito. Hindi bibigay parati yan ng defense. Kaya mas sa level 1 yan, yung mga finish na offhand. Ang tutulungan natin, finishing with defense. So sa usual sa defense, yung Eurospec, ikokokol natin sana. Sa tingin nyo, ano mga finish na sa Eurospec? Makaka-Eurospec ka ba ng finger roll? Usually, hindi. Kasi tinignan mo na yung bola, hindi ka na pwede mag-dribble. So ang tanong, pag dito ka na mag-dribble, kung ikaw si Yanis, siguro, bakit ang haba na paa mo, ang haba na kamay mo? So dito, kapunta dito, kaya niya ako ilayake sa akin. Hindi. So kailangan natin ituro kasama ng Eurospec, yung finishing. Namaya yung finishing sa taas, at paa mo na lang. Okay. Eurostep, pila ka lang ngayon tatlo, pero tatlo dito. Bilis! Isa dito? Okay, ito simulan natin ha. Pwede, ito kasi mag-aabang ng charge zone. Pasa mo sa kanya, tapos mag-step up ka lang. Pag-step up, no dribbling, euro ka lang. Tapos pila. Yan, tapos pila. Go! Okay? Rebound? Six! Ikot ito. Go! Okay, pwede mo yan. See, tinulog sa yung pag-inish? Hindi, pero by nature, yun ang gagawin nila kasi yun lang yung option nila. Tama? Again, ulitin ko pa, makakapag-respect ka ba? Nang ganito wala ako sa mga dito. May mga ibang gagawin sa mga dito na makakapag-respect. Masyado na masikip. So, ang Eurospec ay usually nangyayari, papasok sa pit. Pagdating mo dito sa pit, yun tayo pa yung nagawa ka ng moves mo. Okay? Isa pa, isang ikot lang tayo. Go, go! Sige, pwede sa kapilang side. Go, balik ka lang. Balik. Go, go. Pila ka na doon. Pagkatapos mo sa defensa. Okay, sige. Okay na tayo? So, you look back. Pwede rin siyang gawin dito sa side na to. Pwede rin siyang gawin sa may elbow. Ngayon, dadagdagan na natin ang dribble. Yun lang naman yung dadagdagan natin. Okay. Kayong kapakulit. So, ang bola, ang dadagdagan sa mahas. Isang defense na defense. Okay. Dribble na. Defense na tayo. Defense na. Dating kang mga. Ready? Go. Eurospec mo yan. Hindi natin yung mga shoot, ang team natin ang gawin mo yung step. Okay, go. Okay, pwede na yan. Next. Okay, matapos. Okay lang yan. Go. Sige, okay lang yan. Next. Babasahin kayo defense. Pag nandito siya, balik ka dito. Pag nandito siya, at makita mo na, tawag ko ito, nakita mo na hindi naman siya bumalaw, hindi mo kailangan pumunta sa kanya, pwede kang pa-sidestep sa aking dito sa dito. Ang aim yung sidestep, okay, lumayo sa kanya, hindi lumapit sa kanya. Sa back, back. Okay. Kailangan.
Aipin natin. Go! Sige, okay na yan. So at least nakita na natin. Kayo na ba ang magdagdag kong detalye? Wala mo na tayo ang mimili. Makapalit tayo ang baha. Next natin. Off foot layout. So ang gusto naman natin ngayon gawin, papasok. Mas malaki sa ring. So ang gusto natin mag-dribble kayo for now. Dito na lang ito. May throwaway na ito. Gusto natin mag-outside foot. Inside foot. Kaya kayo mimili. Papasok. Wala mo ang depensa. Okay, sige. Actually, sila kapag naman. Sige naman. Tara, tara. Oh, so, dribble lang tayo ha. Mag-dribble kayo ito. Outside. Tapak mo outside. Mas malayo sa rin. Inside. Tapak mo pa mo sa rin. Okay, go. Okay, good. Good. Sige, tuloy. Pasa. Pakuha nga yung bola. Go, pasa agad. So ito ang tinatawag natin ha, hindi yung zero step technically, it's an off-foot layup. Yan. Okay, go, 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 ay, go, 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 okay lang yan. Malamig pa, malamig. Hop, hop, hop. Japan, doon ko yung ulo kayo, man. Isipin mo lang ha, ako po. Isipin mo, Alex, Alex, sama, Alex. Isipin mo, outside, outside, outside. Isa pa. Outside, outside. Subukan mo na na, pagka-dribble mo dito ng outside, tuli mo na yung bola. Inside, outside. Sige, kaya nga, sama. Let's go, let's go, go. Outside, outside. Okay, pwede na yan. Okay, next. Okay, good. Okay, since dalawa na ngayon yung bola natin, bukay sa kabilang side. Pagkatapos kayo sa side na to, lipat kayo sa kabila. Ganun din kayo, outside, inside, ha? Outside, inside. Dito muna sa muna. Ready? Go! Outside, inside. To next. Outside, inside. Okay, good, good. Next. Okay, good, good. Outside, inside. Good, good. Okay, control lang. Body control lang. Body control. Outside, inside. Good, good. So, ba't may program pa rin ang paahan? Outside, inside. Okay, good. Outside, inside. Sige lang. Okay, okay. So, sa level 2, again na, hinakasam natin, marunong na sila ng finger roll, marunong na rin sila ng overhead kick. Kasi yun ang level 1 natin. Kaya hindi ko naman nalang kinukulit kung paano ano tapusin. Kasi yun ang level 1. Kaya natin dinagdag ito ang support. Okay, okay. Next na natin. Reverse. Pero ngayong reverse, dito na natin ang gagalingin ng konti. Baba. So, sa reverse layout naman natin, i-dribble ka pa kapatang mangin, tapos yung parang ginawagan ka na yung katawag. Reverse layout ka dito. Pwede kang outside, outside, inside, 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 outside, kahit na paano yung kinukulis na dito ba, matatapos. Middle. Sa side naman na to, baseline. Ano ibig sabihin ng baseline? Pagbukak ka. Hindi ka rin sa pagbukak. Tapos lipat ka lang, lipat ka dito, ha? Okay, okay, ready? Go, go. Reverse. Reverse. Kailangan sa kapila ka matapos. Okay, go. Good work ang practice. Good work. Okay, good. Pwede mo, mo. Reverse. Sige, okay lang yan. Kumo yan, kumo yan. Sige, good. Go for the first. Sige, okay lang yan. Sige. Okay. So, basic reverse, meron na tayong muro, meron tayong off-foot. May question po? So far, ano pa naman tinuturo natin? Saan ka tatapak? Pag ganun yung bigrento yung inis, medyo madalas.
nagdadaan sila. Halimbawa, si Alex, hirap siya ng konti sa dribble. Tama? Hirap siya ng konti sa finish, pati si Nalong Imulet. Si Mac, hirap pa sila sa finish, napuprustrate nga siya pag hindi nasusunod. Pero, okay lang. Kasi yung footwork naman ang tinuturo natin. As long as napapalo mo yung footwork at pinratis niya, susunod naman yun yung dribble at saka yung layup. Okay, next naman natin. Hook shot. Hook. Yan. Ito ay medyo old school pero kailangan matutunan pa rin nila. So, ang hook shot naman natin, basic hook shot, ay yung hook shot na. So, dito niyo po tunay ko. Yan ang tinuro ni Coach Mark kanina. So, one hand. Papasa sa'yo. Pag sana mo, yung upside hand mo, yung upside mo. Pero instead of reaching, reverse or front movement, ang gagawin mo ngayon from here, hook shot ka na ako. Dito, hook shot ka. Ako mo ba? So, sasalim mo siya dito. Pag sana mo dito, hakarap ka na ako. Yan na. Try. Ready? Pasa. Yung ganyan yung tinuro ni Coach Mark kanina. Ganyan ba kung maging? Ganyan ba kung maging ng bola? Paano ba kung maging ng bola? Yeah! Mas maganda, one arm sa akin. Kasi kahit na paglaban na naman sa'yo, parang maraming naman yung space. Ikaw, saan sa pasa? Ano sa akin ba ito? Malayo sa defensa, malayo sa puno ng defensa. Dug-dug. Tigo. Yan. Pero, bakit malayo? Kasi saan siya kumingi ng bola? Masyado malaya. So subukan mo muna ako itulak ng konti, palikot. Pag salo ng bola, ikot ka natin. Buha pa. Maday lang yan. Sa kabila, ganagay. Sa magpapasa ay salito. So basic hook shot lang yan. Sige. Okay, pa, palikot natin na hindi dito ang local. Ibig sabihin na ipag hindi nakaharap sa ring. Mamaya pa yung floater. Haharap ka sa? Anong tawag na ito? Baseline at saka definition. Yun lang, ginagawa ko lang yung angle. Okay, go, go. Yan, yan. Okay lang yan. Medyo kasiwayan kasi hindi yan madalas nagagawa ng mga bata. Okay lang yan. Okay, stop. Gamitin natin mas malapit. Dito. Para start mo na tayo ngayon ng malapit. Alam ko, mahirap pa makuro dyan sa totoong laro. Pero sa kayo, hindi mo na sa malapit. Good. Huwag kang kumarap masyado. Ang text na ito pa rin. Sir, tawa. Sige, go. Uli lang. No, ma'am. You know. Sige. Boy. Good. Stop.
pag-ipad. Kaya mo lang huwag masyadong mag-level ng malapit kasi pang-level mo din. Kaya nilin, dito yung piniting ng kuya sa inyo sa inyo na medyo malala ng hindi. Ganun din kayo, ayaw ka. Okay, go. Let's go. Ano yung off-foot? Wow!
Paliwanag ko kung bakit.
Saan ka ba yung magdidipensa? Kung nandito ako, palaban ko, ha? Andun yung bola. Paano ko magdidipensa? Is supposed to be yung bola? Ay, paano ka dyan? Pag ganyan mo, hindi mo siya dipensa mo. Opo. Pag ganyan mo, hindi mo dipensa. Pag pinasa ng course mag dito, wala ka lang. So, ibig sabihin, meron din kasi natural na position yung dipensa. So, pag dito, ang mga pwede mong gawin yung front mo, o front. Sa harap, link, sa harap. Harap ko dito, course mag. Yan. Alos ko. Yan. Tol. Pass mo kami mo. Para binagin mo yan. Para hindi mo ibigay. Ako yung request ko. Ako kalaban. Kalaban ko yan. Front. Tol. Gusto mo defense. Yan. Nasabihan yung step mo yan. Yan. Pwede din mo yan. O yan yung mga choices mo. O pwede ka sa likod. Yan. So, ano sabihin mo yung pinakamagandang way para hindi mo kapuloy mo na? Paano ako mag defense? Hindi ka pa pumipwesto, hindi ka pa humihingi ng bola. Alam mo na ano? Pag sa loko dito, drop step pagkada ako papunta sa iyo. Kasi hindi ako makapunta sa baseline. Dito ako na pumunta. So, the way I got the ball is nakapasok na agad sa akin. So, basic natin dyan, kapag nasa poste ka na, hit the ball, high. Mataas. Kasi wala na kayong option na kapag dribble dito. Maraming tao dyan, maraming gumagalaw dyan. So keep the ball high. Kung mag-dribble man tayo, usually ang mga dribble natin dito, power dribble or bounce. So power bounce na ganyan for drop step. Okay, next. Pag nandito naman ako, o dito ako humingi, paano mo ako didipensa? Nasa tingin mo? O pag ganyan, hindi ka pumukulin ko wala. So usually, pag ito, saan dumidipensa? Sa likod. Tama, tama sa likod. Yan, nasa likod kita. O pag nasa likod, ano kaya yung problem? Ano yung nawala sa akin as offensive player? Kahit masama ko yung bola, anong nawala sa akin? Pag ganito siya kumuha, nawala sa akin yung baseline. Kasi nakikita ko ba hindi? Hindi ko nakikita. Hindi ko nakikita, di ko ako nakikita, hindi ko nakikita dito. Tama? So anong ginagawa ko dito dito? Pupunta kaya dito. Diyan kayo papasok yung mamaya pinuturo ni Coach Brook or ni Coach Mark kung pass ang mamaya ko yung pass. Na pag nandito na siya, makikita ka mag-seal. Dito kayo mag-ugali ng pasa. So, ibig sabihin, bago mo pa mahawakan yung bola, alam mo na dapat kung saan ka pupunta in relation sa defense. Sa basic rule, chin nyo yung bola, yung hindi nakapaganda sa power box, hindi mabibitawan, hindi malalang kayo sa'yo. May makabamang dakot yung bola. Dakot? Hindi ko dakot ako. So, hahawakan kayo ng arms. Ngayon, high, para ano? Bakit kailangan high? Para pag balak mo, whether it's a reverse pivot or a front pivot, at siya ay hindi gumalaw, pwede mo agad ng tirahan. At kasi yan nakapapak. Mahirap itaas. So pag nandito ka na sa ganitong posisyon, keep the ball high. Kahit pag nag-euro step ka dito, pag nag-euro step ka, try to keep the ball high para lagi yung mga ko nakamain ka na sa ring. Yung mga nakikita ko namin sa NBA na mga nag-keep up, kasi kabisado na po nila yung basic. Saka na po natin ituro yung mga mga advice. Mahirap po ito, ha? Mahirap itaas yan. Hindi ka doon pag nakataas na yung bola, mas madali yan. So hopefully na sa mga coach, chin the ball, tapos always move your head. Pinitingin mo dapat kung saan yung angulo mo. Bago ka tumira. Sa nasa loob, coach, ha? Ngayon sa nasa labas, pasa ko kay Coach Mark. Coach, sa labas, sa perimeter, yung kanina kay Coach. Yung catchers, a shooter's catch. May dagdag lang ako sa shooter's catch. Okay lang, Coach, Coach John, dagdag ko lang po. So meron tayong footwork. Ako kasi mahilig ako sa footwork. Pag hindi kasi kaya ng bata yung footwork, mahirap ituro lahat ng iba. Kasi dapat, saan ka tayo tumatagal ng violation? Rabbit, saan? Sa paa. Kahit hindi marunong mag-dribble yan, kahit hindi makasok yan, pag mag-supply ng ito niya, tatawagin ang rabbit. Kaya wala naman tawag sa kapos. O wala naman may kapos. Di ba? Okay lang hindi mga dribble. Kasi bata pa. Pero sa footwork, kailangan mga ito malam. Maganda yung base nila. So sa ganito, meron tayong tinatawag na step-step.
So pinaka-basic natin, pinanong ni Mark kanina, kung kay Coach Mark yung pagsalo, dadagdagan natin ang mga Alex. Malapit ka dito. So pag tumakbo ka punta kay Coach Mark, ikaw yung mabensa, ang pumpin mo si Coach Mark. Asa na incense mo? Yung mas malapit sa rin. Kanan ko. Kanan. So i-step mo kayo yung step step, inside, outside. Lapit ka kay Coach Mark, tapos inside, outside, harap ka sa rin. Dito ka pa. Pwede mo yung kamay mo. Pag tinasa ni Coach Mark, inside, outside, harap sa rin. Dito ka, dito ka. Kapalating ka kay Coach Mark. Sige, go. Inside, outside. O, ulit. Okay, mata ko pa. Hindi po mabuti. Pagsalo mo dito, inside, outside. Okay, sige, sa baba. Kaya may Alex. Sige, go. Sige, tako ka. Huwag ka muna mo dito. Wala po yung wala. Nasabay mo siya. Sige, balikan dito. Sige, go. Huwag ka muna dito. Sige, kung ipasa ko mas maka. Sige, go. Inside, outside. Inside, outside. Diba? Isa ba? Amen! Ulitin natin lang. Ito, wala mo yung mula. Sakto ka. Ito yung building na sinasabi natin. Dasin natin sa isang. Oh, bantu. Inside, outside. Sapa, sapa. Huwag mong isipin yung bola. Isipin mo yung pama. So, alit-alit yung inside foot. Inside. Ano yung mas malapit sa rin? Pag tumatak ka pa po kay Coach Mark, ano mas malapit? Right? So, kailangan mong inside, outside. Okay, sapa. Amen. Go, go, go. Pwede na yan. Maharap ka sa rin. Kanina, yun nga kaya kaya din ang ginawa ko, Coach. Okay. Coach! Okay, si Coach. Alex, tingnan mo sa Coach. Kanina, Coach. Si Coach, inside, outside, side. Yan. Yan na yun. Okay, Alex. O, next natin. Dating galing na natin yung kasunod. Inside, hop, hop. Coach, inside, hop. So, inside, hop, hop. Si Coach, so, inside, hop, hop. Hop, hop. Yan na yun. Next natin, outside hop. Tumatak mo ba? Outside hop. Pagsalo mo, outside hop. Outside hop. Sige, Coach. Last, triangle. So sa triangle, yung position, magkakaroon ka ng inside, tapos triangle. Tumatak mo ba? Inside mo na, tapos triangle. Kahit sa mga pwesto yun, tumatak mo ba magpunta dito, inside mo na, tapos triangle. Pwede siya pupunta sa corner, pupunta sa wing. Pagpunta dito. Yan. So inside, pagpunta mo lang sa rin. Tapos sa pagpunta dito. So coach, try mo lang. Inside, tapos sa rin. Coach, okay. Sa pa. Kaya Alex, sundan mo si Coach. So coach, one. Inside, outside. With catch. Sige, Coach. Sige, Coach. Okay, sige, Coach. Next, one more. Hindi natin magpapractice yung footwork kapag hindi natin medyo binibasan. Kailangan natin ang pakuha. Kaya lang yung tulong ang babae. Sige, Coach. Okay. Last one.
Go, go. Yan. So, ito yung sinasabi namin na, okay ito pag walang depensa ko, Alex, depensa ko sa coach. Hindi mo na kayang magagawa yun. Diba, nag-iisip tayo sa bola. Kailangan mong bumalaw. Pwede mabagal o mabilis mo sa kailangan, bumagal ang kaya. Hindi mo papasahan. Sige, coach. One up yung ginawa mo. Sige, coach. Pag masyadong magiging coach, one up tayo din. Pag masyadong magiging sir. Sige, coach. Sige na, coach. Okay, one up pa din. Sige, coach. Bagay-bagay lang. Sige, coach. Last na. Dapat gusto niyang makuha yung bola para komplementahan natin.